coordination, especially yung mga NSUs, yung mga police units na nagkakandak ng operation outside of their territorial jurisdiction. For example, I am a police officer from Malaybalay City, Bukidnon. And a hot pursuit operation is ongoing from Malaybalay City to Valencia City, no? Although coordination can be pwede siyang ipagmamaya, no? Mamaya na lang muna kasi yung operation is hasty or ongoing, like yung example natin na hot pursuit operation. But during hot pursuit operation, syempre tumawag na tayo sa Tactical Operations Command, i-inform na yung mga karating na mga local police units. Of course, malalaman naman na may ongoing na ganun. So, don't forget na mag-file tayo ng coordination anytime, no? Tsaka i-furnish din natin sila ng after operation report, yung local police unit, kung saan tayo napadaan, so kung saan tayo umabot. Okay? Simultaneous with the coordination. Okay? I mean, hindi siya simultaneous yung after operation report. Hindi siya simultaneous with the coordination. Anytime, no, na possibly na, pwede tayong pumunta personally doon sa local police unit kung saan tayo nag-encroach ng jurisdiction para inform sila na there is an ongoing police operation. Okay? That is the type of coordination. Just like in drug operation, okay? Included pa rin yan dito sa ating law enforcement operation, dito sa categories of police operation mamaya. But coordination is very important, especially in drug enforcement operations. Yung ating PDEA, kailangan nilang mag-coordinate sa local police unit kung saan sila magkakandak ng drug enforcement operation, no? Except na lang kung napaka-urgent. But at any time naman, no, urgent, urgency, secrecy, saka yung nature of operation, pwede ding ipagmamaya yung coordination. Pero dapat hindi makalimutan yung coordination. Saka i-furnish natin yung local police unit ng report of the operation or yung negative ba yung operation. Okay? So, kaya naman, yung ating PNP, meron tayong PNP Drug Enforcement Group, Special Operation Unit, tsaka yung mga local police units din, meron din naman silang drug enforcement unit, no? Before conducting any drug enforcement operation, magko-coordinate naman sila, mag-a-ask sila ng permission sa PDEA na magkakandak sila ng drug enforcement operation, no? Coordination. Kasi yung PDEA is yan yung main agency ng ating Philippine government to conduct drug enforcement operation. Sila lang. Pero, of course, we are PNP. No? Meron din tayong duty to enforce that type of law. But, we will file a coordination to them. And, they will also inform the local police unit kung saan sila magsasagawa ng drug enforcement operation bago nila gawin yung kanilang mga operation. Okay? So, coordination by filing coordination form prior to the launching of the operation, except in cases where the formal in writing inter-unit coordination cannot be made, no? Due to the nature and or urgency of the situation, such as but not limited to cross-jurisdiction pursuit operations, okay, hot pursuit operations. So, remember hot pursuit operations, when a crime has just been committed, no? Pag-interview nyo dun sa witness, sa complainant, sa victim, ito yung description, ito yung sasakyan, pwedeng mag-hot pursuit operation, no? Inform natin yung top na hahabulin natin yung person. Okay? So, important na merong megaphone, okay? Naka-blinker, no? Para alam ng hinahabol na sinusundan siya. That is one of requirement, but I think that is optional naman, no? Especially kung hindi natin gusto na malaman
ng sinusundan na sinusundan siya. Okay? But in general, o dito sa rules na sinabi dito sa Police Operations Procedure, kapag may hinahabol, turn the lights, yung siren, okay? Tsaka may megaphone to warning the populace, yung mga civilian na may hinahabol, and to warning also the person na hinahabol, siya, okay? At yes, tsaka yung hot pursuit, hindi pwedeng ma-stop yan ng reasonable time. Kasi pag na-stop yan, kailangan na ng regular na filing bago arestuhin yung tao. Okay? So, dapat ongoing yung hot pursuit operation. Okay? Should be made formally using the prescribed coordination form na sa Annex B. Okay? May form ng coordination. Kasi dito sa POP, may mga forms, may mga sample ng mga affidavits, okay? Sample ng request, sample ng sample coordination form, letters, okay? Dito sa POP. Okay, coordination by practical available means of communication. Kung hindi pa available yung personal na makipag-usap tayo doon sa local police unit, pwede on any practical available means of communication, no? Including but not limited to electronic or signal communication at any time before the operation, and shall accomplish the furnish and furnish the LPU, local police unit, yung LPU, a written incident report immediately after the termination. Okay, kapag electronic or signal yung communication na pag-inform, dapat after dyan, no, yung written, yun na coordination form. Okay, so that is the about coordination, no. Remember, no, very basic. Kung hindi nyo jurisdiction, or if you are a national support unit na meron kayong aarestuhin, meron kayong operation na ikakandak dyan sa territorial jurisdiction ng isang local police unit, kailangan makipag-coordinate tayo sa local police unit before tayo mag-conduct ng operation. Except if it is very urgent, no? Depende sa sitwasyon, depende sa extent ng danger na pwedeng ma-pose ng operation, okay? Or ng subject ng operation. Okay? Requirements.